Patuloy ang pagdaing ng mga magsasaka at fish growers sa maraming lugar sa bansa dahil sa epekto ng pabago-bagong lagay ng panahon. Malaki na kasi ang nalulugi sa kanila dahil sa pagkasira ng mga pananim at pagkamatay ng kanilang mga isda. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Mainit at malinsangan sa umaga at nagkakaroon ng thunderstorm sa hapon. Ganyan ang karaniwang panahong naranasan sa ilang lugar sa bansa, gaya na lang sa Bayambang, Pangasinan. Problema ito, lalo na ng mga magsasaka. Napepeset na bubulok kasi mga pananim nilang sibuyas. Kaya naman, inani na nila mga may sasalaban nilang pananim. Ititigil na lang daw muna nila ang pagtatanim ng sibuyas at papalitan na lang muna ito ng mais hanggang sa Oktubre. Mabubulok na eh. At ang amoy talaga, aalingasaw na rin. Yung iba, pag tinamaan ng mga bulb rot, lalo na inabutan ng ulan, talaga, tinatapon na lang yun sa kan. Wala na. Walang economic value na kan eh. Ayon sa Bayambang Agriculture Office, naani na ang nasa 75% pananim na sibuyas sa bayan. Dahil dito, tumaas na naman ang presyo ng sibuyas doon. Kasi tumaas eh. Ano po? Tumaas ang presyo. Kaya po. Kaya. Saka paubos na rin, na-storage na kasi yung mga sibuyas. Sa Bulinaw, Pangasinan naman, namatay ang tonero nila ng isda dahil sa pabago-bagong panahon. Ayon sa Agriculture Office ng Bayan, biglang bumabang dissolved oxygen sa mga palaisdaan matapos biglang bumuhos ang ulan ng weekend. 20% doon ng mga fish cage at fish pen sa bayan ang naapektuhan nito. Bago pa raw nangyari ang fish kill, pinayuhan na nila mga mangingisda kung paano maiwasang malugi, lalo na ngayong tag-araw. Siguro pag ganitong panahon, magbawas ng mga ihuhulog, imbis na 30, gawing 15. Kasi pagka ganun ko konti, medyo hindi masyadong delikado. Ginhawa naman sa pakiramdam naging epekto ng thunderstorm sa Kinabawan City kahapon. Yun nga lang, sinabayan ito ng brownout, kaya nabala pa rin ang mga residente, maging ang mga negosyante. Ayon sa PAGASA, karaniwang nagkakaroon ng thunderstorms, lalo na kung matindi ang init mula sa umaga. Sa Iloilo City naman, iniinda pa rin ng mga residente ang matinding init dahil nga dito, nagkukulang na ang supply ng tubig. Nagdeklara na ng state of calamity sa lungsod para makapaglabas ng karagdagang pondong gagamitin sa pagkuha ng sapat na supply ng tubig para sa buong lungsod. Bukod sa agrikultura at supply ng tubig, naapektuhan din ang matinding init ang ating katawan. Naku, sobra pong init talaga, masakit sa ulo. Lalo na ako, mayroon pa akong high blood. Iniiwasan ko din yung magpainit na magpainit, kaya kailangan sa akin talaga yung nasa malamig na lugar. Payo ng PAGASA. Iwasan natin magpabilad between 10 to 3, kung saan dito natin itatalag yung matataas na temperatura at dalasan po natin yung pagligo. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.